low mint mark at high mint mark, karaniwan lang po natin nakikita dito po sa 20 peso coins. Yan po. Meron po tayong collection na 20 peso coin. Lahat po yan, high mint mark. Mga brilliant uncirculated po yan. Pero meron po tayong hinahanap na kakaibang klaseng 20 peso coins na pwede po nating bilhin sa halagang 2,000 hanggang 5,000. So, depende po yan sa condition po ng barya. So, ano nga bang mga kakaibang 20 peso coins ang hinahanap natin dito? At alamin mo na rin mga ka-collection yung binili po natin ngayon na common coins na barya, baka meron ka rin ito. Kung interesado ka, ay panoorin mo lang ang video na ito hanggang dulo para alam mo yung mga barya na binibili po natin. Hello, magandang araw po sa inyong lahat dyan, and welcome back po, and this is Dan's Collection. So, bago po tayo magpatuloy, ay share ko muna sa inyo yung ipinadala po sa atin na parcel galing po ng JNT. So, another unboxing na naman po tayo, mga ka-collection. Ito po ay nabili natin sa isa po nating Facebook page follower galing po kay Juby Abapo. So, ito po yung kausap natin dito po sa binili natin na barya. At ang nagpadala po nito o ang sender po natin dito ay si Ma'am Analisa Abapo. Siguro ito po yung asawa. Galing po ito ng Lawang Bato, Valenzuela City, Metro Manila. So, yan po mga ka-collection. So, buksan na po natin ito. Ito yung coins na naipost ni Sir Jun sa ating page. Nakita ko na maganda po yung barya, kaya nag-offer po agad tayo ng presyo dito. So, napakadali naman pong kausap ni Sir Jun, Sir Juby Abapo. Nagtiwala po siya sa atin agad dito sa barya na ito. At agad po niyang ipinadala sa atin yung coins na binili natin sa kanya. So, sabi niya sa akin ay kilatisin ko muna ito bago ko bayaran yung coins sa kanya. So, sana tugma po yung coins na ating hinahanap dito. At para naman po sa mga ka-collection po natin dyan na nagko-komento sa ating comment section, ay pasensya na po kung hindi po tayo agad makareply sa inyo, dahil katulad din po ninyo ay may pinagkakaabalahan din po tayong trabaho. So, pipilitin na lang po natin na makapag-reply po tayo sa inyo kapag may bakanting oras po tayo. So, ito mga ka-collection, yung nabili po natin na coins. Isa po ito sa mga hinahanap po natin na barya mula year 1995 hanggang year 2000 na 5 piso. At nakapili nga po tayo ng dalawang piraso po nito, mga ka-collection. Ito po yung year 1995, 5 piso, at ang year 1998 na 5 piso. So, buksan natin. So, ito po mga ka-collection. Ayan po. Year 1998 at year 1995 po yan, mga ka-collection. Ayan. So, napakaganda po ng coins na nabili po natin galing po kay Sir Juby. Pero kung tutusin po, mga ka-collection, ay napaka-common lang po ng 5 piso na ito. Pero kung ganito po kaganda ang condition po ng 5 piso, ay matatawag po na hard to find na ito sa mga 5 piso. So, ito po yung mga barya
na patuloy po nating hinahanap at binibili sa ngayon. So hindi madaling makita ang mga gantong klaseng kondisyon dito po sa 5 piso. Kaya binibili po natin ito. So nabili po natin itong mga kakoleksyon sa halagang 500 ang isa. Bali dalawa po ito, 1,000 po ang matatanggap po sa atin ni Sir Juby. So maraming maraming salamat po sa ipinadala po sa atin ni Sir dito po sa year 1995 at year 1998, 5 piso. So maganda po yung nabili natin sa kanya. So kahit mga common coins ay binibili ko din mga kakoleksyon basta tugma lang po sa mga hinahanap ko at sa kondisyon din po ng barya. At hindi rin po tayo basta bumibili ng coins kung hindi naman ito tugma sa hinahanap natin. So nakakatuwa po na nakabili ulit tayo ng mga nagugustuhan natin na i-collect na mga kakaibang coins at mga collectible coins tulad po ng nabili natin ngayon. Ayan po. So masaya po tayo ngayon dahil nadagdagan naman po yung ating mga koleksyon. So maraming maraming salamat po sa inyong mga kakoleksyon sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating page. At kung ikaw po ay bagong viewer pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-follow sa ating channel para updated ka sa mga barya na patuloy po nating hinahanap at binibili. At maraming salamat din po sa mga kakoleksyon po natin dyan na patuloy po na nag-share ng ating mga video. So maraming maraming salamat po ulit. So balik po tayo dito sa 20 peso coins na ating pinag-uusapan ngayon. Ang binibili po natin dito mga kakoleksyon ay yung may pampihirang error na bihira po makita dito po sa 20 peso coins. Ito po yung tinatawag na off center. Katulad po ngayon na nakikita nyo ngayon dito po sa larawan. Ayan po. Off center po yan. Makikita ninyo dito po sa 20 peso coins. So bihira pong makita yan. At ang isa pong error na pwedeng bilhin sa mataas na halaga ay yung double die error, yung dalawang tenga. Ayan po, nagkaroon po siya ng dalawang tenga at nagkaroon po siya ng dalawang balikat ni Manuel Quezon. At ang isang klase pa na rare error na pwedeng mabili sa mataas na halaga ay yung overlap error sa 20 peso coins. So ito yung lampas ulo. Ayan po, halos lumabas din po yung balikat ni Manuel Quezon at yung buong pangalan na Manuel Quezon at ang mint mark po. Ayan po, makikita po nyo sa harap po ng coins. So ito po yung mga rare error na possible na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 hanggang 5,000. So ang hawak po natin ngayon na 20 peso coins, low mint mark man ito o high mint mark, ay karniwan lang po na nakikita dito sa 20 peso. At ang hawak po natin na high mint mark dito po sa 20 peso is semi hard to find po. Subalit wala po tayong nababalitaan na may bumibili nito. So marami po tayong hawak ngayon niyan mga kakoleksyon, mga high mint mark po yan, mga brilliant uncirculated po lahat yan. Yan po. So hindi rin po tayo bumibili nito ngayon. So maraming maraming salamat po mga kakoleksyon. Happy hunting po.